in our past videos, ang naging base namin is Ubud para mas madaling explore ang Central Valley. Pero ngayon, it's time to move to Seminyak kung nasaan ang second hotel namin. Gusto rin kasi naming masubukan magstay malapit sa beach. Kilala rin naman kasi ang Bali for that. Pero instead na simple transfer lang papunta doon, we decided na mag-charter ng private ride with driver para makastop sa mga attraction sa southern part ng Bali habang naghihintay ng check-in time. Sa ganitong paraan, mas masusulit namin ang limited time na meron kami. For now, ito yung mga stops na gagawin namin papuntang Seminyak. First stop is Tanagadya Hot Air Balloon. Gusto naming matry if worth it ba to, kahit na medyo mahal. Next stop is Warong Satay Plesing Arjuna. Lagi kasing nafe-feature to as one of the best satay places in Bali. Next stop is Warong Babi Guling Dobil. Mahilig talaga kami sa pork ni Yosh, kaya excited kami i-try uli yung famous Babi Guling. Dadaan din kami ng Tanjung Benoa Beach and Kuta Beach. Kung mapapansin nyo, puro kainan na naman. Food trip kasi talaga ang balak namin dito na may stop sa mga beach dito sa South. By the way, yung private car charter na 10 hours yung binok namin. Kaya marami kaming oras na uubusin. Kaya ito, ipapakita namin sa inyo ang bawat stop and sasabihin din namin kung worth it ba siya, kung dapat i-keep sa itinerary or rethink it kung hindi naman siya ma-recommend. Pero tandaan, personal take ko to ha, kung may iba kayong take, okay lang yun. We booked this private car ride sa Klook. Nasa 2,000 pesos lang, good for up to 3 persons and good for 10 hours per vehicle yun ha, hindi per person. Pero sobra-sobra na yung 10 hours. Kasi from 6 a.m. to 3 p.m. na hotel check-in, 9 hours yun. With driver na rin yun ha. If gusto nyo rin i-book to sa Klook, use our promo code ThePoorTraveler for up to 280 pesos discount. Check nyo rin ang description and pin comment for updated promo codes just in case may mas bonggang discount codes na kami. Nagpapalit kasi ang mga codes every year. Kaya ito, umpisa na natin ang araw na to. Good morning, poor travelers. Day 4 here in Bali and nandito pa rin kami sa Ubud. Pero ito na yung last day namin. So ito yung first activity namin for today, yung hot air balloon. Then narinig yung hot air balloon, yung pag-pump ng hot air sa loob. So ngayon, we're just waiting for our turn. May dalawa palang option dito. Hot air balloon plus breakfast or hot air balloon lang. So pinili namin hot air balloon lang. We assume na makapag-breakfast pa kami sa Ari Cottages. Pero hindi. Kasi yung 6 a.m. na hot air balloon namin na move to 7 a.m. kasi umuulan. Kaya ayun. So yung plan namin sana na after 6 a.m. na hot air balloon, makabalik kami ng hotel ng around 7 a.m. or 7:30 para makapag-breakfast pa. Pero ayun. Hindi na. Kasi time check, it's 7:30 a.m. na. So ang ginawa namin, after hot air balloon, diretso na kami ng Seminyak. Pero bago yun, may mga pupuntahan pa kami mga stops before kami dumiretso ng hotel namin sa Seminyak. So mamaya makikita nyo kung ano yung mga ibang namin pupuntahan. So may mga beaches kami pupuntahan, dalawa yun. Abangan yun. Pero for now, eto muna yung mga hot air balloon clips. So tapos na kami sa aming hot air balloon. So yung location nito is sa Tanagadya. Isa siyang malaking resort. So may mga pool, ganyan. Dito yung location niya. So sinuwerte kami ngayon dahil
saktong-sakto, pagkababa namin ng hot air balloon, umulan, maambon-ambon na. May napipicture dito, guys. Kung gusto nyo i-avail yung mga pictures ninyo, may mga packages sila. So kami, in-avail na namin siya lahat. Binigyan kami ni Kuya ng special rate kasi parang 500,000 rupiah. Tapos makukuha namin lahat ng pictures. So isi-send niya sa WhatsApp. Feeling ko i-upload niya sa Google Drive kasi high res daw yung ibibigay niya. So yun pa, medyo mabilis lang yung hot air balloon experience nila kasi parang wala pang 15 minutes, no? Parang 10 minutes lang tayo. I think. It's okay, let's just... So... Okay. Thank you. So worth it ba siya? Or should you rethink it? Depende kasi siya. If nakapag hot air balloon experience ka na sa ibang lugar like Cappadocia in Turkey or Bagan sa Myanmar, baka ma-underwhelm ka dito. Kasi mabilis lang talaga siya and hindi naman lumalayo yung balloon. Nakatali pa rin sa ground. In that case, I say rethink it. Pero if never ka pang nakapag hot air balloon and naku-curious ka or hindi ka pa ready sa longer balloon rides, okay naman to na i-try. Pwedeng maging worth it naman sa'yo lalo na if may sineselebrate kang occasion. Hi. Anyways, on to our next stop. Sobrang excited kami sa next stop namin. Lagi kasing nafe-feature to as one of the best satay places in Bali. Kaya tara, itry na natin. Sarado. Di bale, move on na tayo sa next stop. Sarado yung second stop namin dapat. So, alternative namin, Bobby Gulin. And buti, bukas siya. And maraming sasara dahil siguro sa holiday this coming week. So, mga festivities na mangyayari. But anyway, excited to try this one. Another Bobby Gulin. Yay! A little bit of everything. So, sambal, tapos yung mga ibang mga gulay-gulay dito, halo-halo. Tapos sabay-sabay kakainin. Up. Malambot. Malasa. Perfect, sorry. Ano? Kain natin yung malutong na part. Skin. Start ng pas. Crispy. Patty. Half. Favorite talaga namin ang pork tapos mahilig rin kami sa manghang and mga gulay. Kaya super okay ang stop na to for us since hindi na kami nakapag-breakfast sa Ari Cottages. Ito na rin ang naging breakfast stop namin. Pero sa presyo and sarap niya, it's definitely worth it. Lang to quick stop para makita natin yung mga niches nila dito. So, ito yung isa sa mga first of two
beaches na pupuntahan natin today. Dito located yung mga luxury resorts and water activities. Medyo crowded ang part na to ng Tanjung Benoa Beach, pero may kahabaan din ng beach na to. May area for people na gusto lang mag-swim and may area din for water activities lang. Since marami pa naman kaming time, nag-decide na lang kami to make a quick stop here. Ito na, nandito na kami sa second beach stop namin, which is dito sa May Kuta Beach. Mas maraming tao dito comparable sa isa na puro bangkay nakikita natin tsaka mga speedboats. Ngayon, mga tao nagsa-surfing lesson and nagsa-swimming. Tapos ayan, sa dagat, kita nyo naman daming swimming. So isa siyang mahabang beach. Parang Boracay, from station 1 to 3, ganun siya kahaba. Pero, yun, super buhay na lugar. May mga nagtitinda din sa harap, nasa pinakadulo sila. Mas malawak yung beach compared doon sa una namin pinuntahan. Ito ang second to the last stop before we head to our hotel. Super haba ng beach na to and mababaw ang tubig. May space for everyone. If mapagod kayo sa kalakad sa beach, tapos na kayo mag-swim, ayan, pwede kayong tumawid ng kalsada at pumunta sa mga malls. Tapat lang talaga siya. Pwede kayong mag-mall, uminom ng kape or anything. Kung makalimutan kayo, ayan, nandiyan na lahat ang kailangan nyo. So ayun, ang gagawin namin, since mainit, tapos na rin naman kami sa mga beach, eh, papalamig muna sa loob ng mall. Let's go! Our last stop before we head to our hotel. Since ilang hakbang lang sa Kuta Beach, tapos mainit and marami pa kaming time, so ito, nag-decide na lang kaming magpalamig and magkape na muna. Just before 2 p.m, dumating na kami sa Grand Bus Hotel Plus Seminyak, and dito kami magstay for another 3 nights. Kaya lang, 3 p.m. pa yung check-in, gusto yun man namin na mag-visit pa ng ibang lugar, eh pagod na rin talaga kami. Naghintay na lang kami sa lobby and pinakawalan na namin si Kuya Agus. Overall, sulit naman ang pag-charter ng ride kasi may full control ka sa itinerary mo and kapag may aberya, like nasarado pala yung gusto namin kainan or umulan, flexible naman si Kuya Agus and meron din siyang mga recommendations. So for me, worth it mag-charter ng private car. And kung pabali rin kayo, we book our transfers and hotels kay Klook. And kung gusto niya ng discount, use our promo code ThePoorTraveler for up to 280 pesos off. And you can use the promo code twice. Check niyo ng description and pin comment for updated promo codes just in case may mas bonggang discount codes na kami. Nagpapalit kasi ang mga codes na yan every year. Pwede niyo rin gamitin ng code na yan sa pagbook ng hotels. We stayed at 2 hotels dito sa Bali. Isa sa Seminyak na malapit sa beach and isa sa Ubud para matry namin ang parehong areas. Sa Seminyak, sa Grandma's Hotel kami nagstay. You can get a room here for as low as 1,800 or 900 pesos per person. Mas mataas ng slight kapag peak days. Cozy yung room pero malinis and ang ganda ng location. Malalakad ang beach and malapit sa mga convenience stores and restaurants. Dahil tipid-tipid kami sa Seminyak, sa Ubud naman, mas pang nakaluwag-luwag ang tiyanay namin. Just in case, mas bet nyo ang mas romantic and may mas peace and quiet. Dito naman kami sa Ari Cottages nagstay. The cheapest room here can go as low as 2,500 pesos per night
or 1,250 pesos per person. Not bad. Lalo na kasi maganda talaga. Within the town center pa rin ng Ubud, pero secluded ang vibe. Pero kapag peak season, pwedeng umabot sa 4,500 pesos pataas per room. Ilalagay namin ang links sa description and pinned comment. If na-enjoy nyo ang video na to, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. You can also follow us on Instagram, X, and TikTok. Just search at The Poor Traveler single L. We also have a podcast. Follow The Poor Traveler Podcast on Spotify and Apple Podcasts. That's all for now. Remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!